Wow, amen. You believe that? That's the love of God. Amen. Salamat na lamang na ako'y naging object ng pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Amen. Boy, I'm telling you. I believe this song prepared our heart, mga kapatid, and we're ready for the Word of God. Amen. At ako'y naniniwala na tayo'y patuloy na pagpapalain ng salita ng Diyos habang po tayo nakikinig. Alright? Tayo po ito ngayon lahat. At again, tawagan po natin si Pastor RJ muli sa atin pong preaching service. Amen! 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 Tuloy-tuloy na po tayo. Buksan po natin ating mga Biblia sa Genesis chapter number 4. Hindi po. Genesis chapter 4. Madaling hanapin po ito. Amen. Pag hindi nyo pa nakita. Alright, Genesis chapter 4. Ano po? Basahin po natin sabay-sabay mula verse number 1 hanggang marating po natin yung verse number 6. Sige po, number 6 tayo. Okay. Sabay-sabay po tayo. Verse 1, everybody read. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Sige po, dyan na lang po tayo. Ngayon pong umaga, ay maganda po yung sinabi po ng Bible dito sa verse number 4. Sabi ng Bible dito, And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Gusto kong pagtuunan po natin ng pansin yung salitang respect. Respect. That's why this morning I'd like to talk to you on this subject, why God demands respect in the home. Why God demands respect in the home. Now remember, this, yung mga binasaan natin po, tumutukoy po ito sa unang pamilya na itinatag ng Diyos. This is the first family that God established. So, kaya pag-uusapan natin itong unang pamilya. Alam niyo kung meron mang isang lalaki na nakakakilala din sa Panginoon na walang iba kundi si Adam. Because he experienced a life without sin. Nakaranas po siya ng isang buhay na walang kasalanan. Kaya, I believe, ito po si Adan ay kilalang kilala niya ang Diyos. So, pag-uusapan po natin sandali ito. Why God demands respect in the home? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Napakalagang araw, napakalagang oras, Panginoon. Salamat din po sa aming po mga bisita. Salamat sa mga anak po ninyo. Salamat sa leadership, Panginoon, at puso na binigay niyo po sa aming pong pastor. Salamat sa presensya ng bawat isa. At igit na mahalaga, Panginoon, ang inyong pong presensya sa aming pong kalagitnaan. Tulungan niyo po kami maging ang lingkod niyo pong gagamitin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan pagkukulang. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, mapuna po kayo.
So ngayon pong umaga, let's go quickly. Ang ating pong pag-uusapan ay napakalaga po yung salitang respect. And then sabi ng Bible dito, ito po si Adan at saka si Eva ay isang araw, ang sabi ng Biblia, she conceived, wife, si Eve, and bear Cain. Nagkaanak na po itong si Adan at saka si Eva. Walang ibang unang anak nila, kundi si Cain. And said, I have gotten a man from God. So naniniwala po ako ng bawat anak natin galing sa Diyos. Amen? Maliwanag yan. Diyos po ang nagbigay. Amen? And then sabi ng Biblia, isang araw, and she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep. But Cain was a tiller of the ground. So makita po natin dito, ito pong si Adan at si Eva, dumating po sa punto na sila po'y pinagalooban ng Diyos ng anak, dalawang unang lalaki o dalawang lalaki, sabi ng Bible, si Cain at saka si Abel. At napakaliwanag po dito na ito pong si Cain ay taga-alaga po ng taga sa bukid. And then ito naman pong si Abel ay taga-alaga ng mga sheep. And then sabi ng Bible, and in process of time, it came to pass. Mahalaga po ito. Ito pong words na ito, sabi ng Biblia, and it in process of time, it came to pass. Ibig sabihin, ay ito pong praise na ito, mga kapatid, ito po'y na, para sa akin, napaka-importante po ito sapagkat this word is the end of the days or after a year. Mahalaga po ito. Itong pagdaan o paglipas ng maraming panahon. Kaya, ang tanong ko mga kapatid, ano kaya, gaano kahalaga itong mga panahon pong ito? Gaano kahalaga, gaano ka-importante ito pong panahon na ito? Sapagkat ito pong mga panahon na ito mga kapatid, ay ang sabi ng Biblia, meron pong kasunod na napakahalaga sa kanilang buhay, ito pong si Abel at saka si Cain. Sabi ng Biblia, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. And then sabi ng Biblia, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Now the word respect, at saka yung word na worship has a related words. Yung pong salitang respect at saka ito pong salitang worship ay halos iisa po ito mga kapatid. Sapagkat the word respect, it means reverence, praise, honor, or worship. Worship. Now, tignan niyo po. Whom is the first institution that God established? Huwag po natin kakalimutan ito na ang tahanan, wala pong ibang nagtatag kundi ang Diyos. Hindi po tao ang nagtatag ng tahanan, kundi ang Diyos po mismo. At kung ang Diyos po ang nagtatag sa tahanan, meron pong maliwanag na design ang Diyos sa kanyang itinatag na pamilya. God has a design, a specific design in the home. It must be a pious home. It must be a happy home for God. The word pious means dedicated or devoted or faithful, loyal, or steadfast to God. Tinan niyo po, kung ang Diyos po ang nagtatag ng bawat tahanan, pag tinanggal niyo po yung persona na siyang nagtatag sa tahanan, hindi ho mafufulfill yung pinaka-design ng tahanang itinatag ng Diyos. Pagka tinanggal po natin yung Diyos na siyang nagtatag. Kaya, meron pong eksaktong design ang Diyos.
Again, ulitin ko sa inyo, huwag niyo pong kakalimutan yung salitang respect at saka yung worship ay magkarelasyon po itong salitang ito. Because the word respect, it means honor. It means reverence. It means praise. It means worship or to think very highly. To think very highly. So ito na po, itong magkapatid na ito, sundan niyo po, ito pong magkapatid na ito, mga kapatid, ay these two brothers born in the same homes. Huwag niyo pong kakalimutan ito. Born in the same homes, educated by the same parents. Trained to the same duty of devotion. The first brothers became a worshipers. Worshipers of God. Itong dalawang magkapatid na ito, nagwo-worship sa Panginoon. Ipinanganak sa iisang tahanan, of course, iisang tatay, isang nanay, isang tahanan, magkapatid sila, may tungkulin sila, train sila ni Adan, train sila ni Eva, mga kapatid. But ang sabi Biblia, sila po ay na-train na maayos, na-educate sila mula sa isang tahanan, isang tatay, isang nanay. Awan ko pero, wala pa silang kapitbahay nung araw. Wala pa ho. Diba? Unang pamilya ito eh. Siguro mga nilalaro nila, mga hayop, wala pa mga kapitbahay. Unang pamilya po ito. Unang magkapatid. Unang tatay. Unang mag-asawa. Iisang lugar. Pero tinan nyo po, ang sabi ng Biblia, and in process of time, it came to pass. Mahalaga po ito. Mahalaga po. Itong dalawang magkapatid na ito, the two brothers, inobliga sila ng Panginoon. Sabi nila, magdala kayo ng ganito, ayon sa inyong trabaho, and then come to me and worship me. So they worship at the same time, in the same place, at the same altar, and in the same way, by the same presentation of oblations, yet their service, their worship and service was essentially diverse. Huwag niyo po yung mga kapatid. Alala ko yung preaching ni Pastor. Bago service, worship muna. Bago service, worship muna. Bakit? Pag mali ang paraan ng worship mo, mali ang service. That's right. 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 Bakit? Pag nagkamali tayo sa worship, magkakamali tayo, mapapalayo yung ating service. At kaya mali yung worship natin, at ang kasunod na magiging mali yung ating service, it is because, mga kapatid, yung ating respect sa Panginoon. Na makinig kayo, huwag kayo matutulog, kayo makatulog. Yan ho'y nagpapahayag ng inyong disrespect sa Diyos. Amen? Ang inyong pagtulog, mga kapatid, ay pagpapahayag ng inyong pagdisrespeto sa Panginoon. Ulitin ko po, anong ibig sabihin ng respect? To think very highly. Ibig sabihin, yung sarili mo mababa, sarili natin mababa, at ang Diyos ay mataas. Reverence, praise, honor, worship. So, tinan nyo po na maigi, mga kapatid, ha? So, ipinalaki po si Adan, si Eva, si Cain, itong dalawang anak, mga kapatid, si Cain at saka si Abel, sa iisang magulang, iisang tahanan, iisang simbahan, iisang Diyos. Ang matindi dito, iisang Diyos.
lang siguro makapagpaliwanag ng maliwanag na pagpapaliwanag tungkol sa Diyos. Ito na po si Adan. Kilala niyang Panginoon? Nakapiling niyang Panginoon sa Garden of Eden nung wala pa po siyang kasalanan? Wala pang kasalanan ang tao? Maganda yung fellowship nila sa Panginoon? Maganda yung relationship nila sa Panginoon? Subalit nagkamali at pinaalis sila ng Diyos doon sa Garden of Eden. But of course, hindi nakalimutan ni Adan paano niya, gaano niya kakilala ang Panginoon, gaano niya karespeto ang Panginoon. At ito po'y kanyang itinuro sa kanyang pamilya, mga kapatid. Subalit, maging sa atin po, bakit kaya tayo, si tatay, iisang simbahan ang pinupuntahan? Iisang Biblia ang hawak. Iisang Diyos ang naririnig. Isang pastor na naririnig, mga kapatid. Isang simbahan ang pinupuntahan. Linggo ng umaga, nandito rin si tatay. Linggo ng hapon, nandito rin si nanay. Linggo ng hapon, mga kapatid, linggo ng umaga, Wednesday, nandito lahat ang buong pamilya natin. Pero mga kapatid, pakinggan niyo na maigi. Ang sabi ni Biblia, and in process of time, it came to pass. Mahalaga po ito, mga kapatid. Mahalaga po ito. Mahalaga po ang mga panahon na ito para sa ating mga anak. Mga kapatid, itong panahon na ito, kasi darating ang araw, iuobliga ang Diyos, ng Diyos, ang bawat miyembro ng ating pamilya. Ayaw sa gusto natin. Ayaw sa gusto natin, mga kapatid. Talagang iuobliga tayo ng Panginoon. God wants every person in the home to offer or worship to the true and living God upang makita ng Diyos sino nga ba talaga ang totoo dyan sa loob ng ating tahanan. Hindi nyo ba? Yung mga anak natin, nung bata pa, buo pa yung ating pamilya. Di po ba? Amen? Nung 6 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, pero nung young people na yung mga anak natin, iba na. Napapansin po ba natin yon? Iba na. Kaya mga kapatid, ang gusto kong ipakita sa inyo a few minutes, ano yung kahahantungan ng isang tao na hindi natuto ng pagrespeto sa Diyos. Napakinggan niyo po na maigi. Ang pagrespeto po ay hindi nagsisimula sa tahanan. Ang pagrespeto, mga kapatid, ay nagsisimula sa Diyos. Ano po? Nakikinig tayo? So, ano ang kahahantungan ng isang taong hindi matuto at natuto sa tinatawag na pagrespeto sa Panginoon? Number one, para mabilis po tayo. Number one, a man without respect to God becomes a covetous person. Now, pansinin po natin na maigi. Pansinin natin na maigi yung ating text. Sabi ng Bible dito, and it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But Cain unto his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fell? Tinan niyo po, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And then sabi ni Biblia, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, where is thy brother? Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother or brother's keeper? Now, tinan nyo na maigi, mga kapatid. Tinan natin maigi. Ito pong si Abel, mga kapatid, hindi siya natuto ng tinatawag na pagrespeto. Na makinig, God respect
the offering of Abel because of his honesty. Respect ay mag-ano to eh, related with the words honesty. And God did not respect Cain's offering because of his dishonesty. Covetous. Anong ibig sabihin ng covetous? Sakim. Sakim. Kaya mahalaga mga kapatid, na ang mga anak natin, mula sa simbahan hanggang sa bahay, yung itinuturo na salita ng Diyos ay hindi dapat maputol. Dapat may continuity na tinatawag. Ibig sabihin, kung sino ang Diyos na itinuturo sa ating simbahan, dapat yung pa rin po ang Diyos sa loob ng ating tahanan. Pag-iisa po ang aklat natin dito mga kapatid, dapat hanggang sa tahanan, iisa ang aklat. Kaya nga sa ating simbahan, dito sa church, matindi dito mga kapatid, tinuturo palagi dito ang salita ng Diyos sapagkat hindi natin pwedeng ihiwalay yung respeto sa salita ng Diyos. Sapagkat ang ating pagrespeto nakasalalay sa ating worship sa Panginoon at naka-konektado po yan sa salitang service. Magkakakonekta po yan mga kapatid. Amen? Kaya, tinan nyo po, ang tao na hindi natututo at matuto sa pagrespeto sa Panginoon, ang kahantong mo, magiging sakim ka. Isipin mo itong si ano, hindi tinanggap ng Panginoon yung kanyang offering. Anong ginawa niya? Nagkaroon ng sama na loob sa kanyang kapatid. And then, he killed this brother. He killed this brother. Sabi niya, Panginoon, bakit hindi mo ayaw mong tanggapin yun sa akin? At yung kapatid ko, tinatanggap mo. Simple yung sagot ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Kung sumusunod ka at gumagawa ka ng tama, eh, tire-respetuhin ko rin. Mga kapatid, tayo pong mga magulang, maging tayo, kayo mga kabataan, makinig-kinig-maigi, tuloy-tuloy ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa inyo at mula sa salita ng Diyos na inyong dapat nating matutunan, mga kapatid, ay yung pagrespeto. Kaya maging sa Bible College natin, ano number one sa Bible College natin? Character. Character. Mga kapatid, ugali, asal, alam nyo, pag matuto tayo magrespeto sa Panginoon, sa baba ng Diyos, lahat, matututo tayo ng respeto. Tinan nyo po, yung pinanood na, yung balita sa New Zealand, kaya madaling pumatay ang tao sa kapwa sapagkat walang respeto sa tao sa kapwa. Bakit ang tao walang respeto sa kapwa? Sapagkat hindi tayo educated tungkol sa Diyos. Amen. Tinan nyo po, ano sabi ng Biblia? Psalms 119, verse number 36, incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness. David said, amen? Sabi ni David, Panginoon, gusto ko yung testimony mo. Gusto ko yung salita mo. Bakit? Ayoko ng covetousness. Ayoko ng pagiging sakim. Ayoko ng maging gitin. Envy. Envious or covetous. Proverbs 28, verse number 16, sabi niya, the prince that wanted understanding is also a great oppressor. But he that hated covetousness shall prolong his days. Amen? Shall prolong his days. Kaya na napakaganda yung mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, and he said unto them, take heed. Luke 12:15. Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. 1 Corinthians chapter 5, verse number 10, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for them must ye needs go out of the world. Verse 11, but now I have written unto you, not to keep company, if any man that is called a brother to be fornicator, or covetous, or idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner with such an one not to eat. Eh mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos na, sapagkat sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 6:10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen? Ephesians 5:5, for this you know, that no whoremongers, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance
in the kingdom of Christ and of God. Ephesians 5:3. But fornication and all uncleanness, all covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For neither any time, 1 Thessalonians 2:5, use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam kung totoo tayong sakim. Kaya ang kasakim, ang gamot ng kasakiman, respeto sa Panginoon. Number two, ano mangyayari sa taong walang respeto? A man without respect to God becomes a murderer person. Alam natin ito. Ang sabi ni Biblia sa binasa natin, sabi ng Bible, and the Lord, verse number 8, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and he slew him. Slew him. Awan ko sa inyo, ha? Lahat naman tayo may kalokohan. Pero palagay ko, ibang usapan na yung patayin mo yung sarili mong kapatid. Hindi po ba? Ewan ko, pero kaya ko naman sigurong bumaril sa iba, pumatay ng ibang tao. Pero yung sarili kong kapatid, kapamilya, mga kapatid, eh hindi ko na siguro kaya yon. Respeto. Alam mo kung respetado mo, marunong kang rumespeto sa kapwa mo, mga kapatid, sa kapatid mo, hindi mo kayang gawin yon. Akalay mo yung kapatid, namulat sila sa iisang Diyos, namulat sila sa iisang tahanan, namulat sila sa isang pamilya, namulat sila, train sila tungkol sa Panginoon, train sila ng kanilang sariling tatay at magulang. Pero dahilan sa itong isang kapatid na ito, hindi natuto talaga tungkol sa Panginoon, mga kapatid, kinaya niya na patayin yung sarili niyang dugo, sarili niyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, pag natuto tayo, matututo lang tayo sa tinatawag na pagrespeto, ay hindi ho mangyayari itong mga bagay na ito, mga kapatid. Kapatid mo, kaya mong patayin. Gawin ko lang. Now, pakinggan niyo po ito. Maring hindi naman natin maaring kayang patayin yung ating kapatid, pero tignan niyo itong verse na ito. 1 John 3:15. 1 John 3:15. Tignan po natin. 1 John chapter 3, verse number 15. Sabi ng Bible, verse number 15, whosoever hateth his brother is a murderer. Amen? And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Mga kapatid, maaaring hindi naman natin talaga literally na kayang pumatay ng tao, pero ang sabi ng Biblia, meron tayong galit sa ating kapatid that he is a murderer. Amen! Mga kapatid, kaya nakakalungkot pag matagal na tayong Kristiyano, meron pa rin puot sa ating sarili at meron tayong galit sa ating sarili, at sino man sa ating kalagitna ngayong umaga na may puot ka, may galit ka sa sarili mo, sabi ni Biblia, you are a murderer! At ang sabi ni Biblia, hindi po yan nababagay at gawain ng isang tunay na merong eternal life, merong Kristo, merong Holy Spirit sa kanyang buhay. A man without respect to God becomes a murderer person, becomes a covetous person. And then, number three, a man without respect to God becomes a fugitive and vagabond. Punta natin yung verse. Maganda po ito. Sabi ng Bible dyan, 12-16. Basahin lamang po natin. Basahin ko lang po habang sinusundan ninyo. At sabi ng Biblia, verse number 10 muna. Nung pagkatapos niya patayin, and he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. Kasi sinagot pa niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, nasaan yung kapatid mo? Bakit? Am I my brother's keeper? Siguro, pambira, Diyos nang kausap po. Tahimik na lang siguro ako. Di ba? Ayoko nang sumagot sa Panginoon. Sasagot ka, mali pa.
Huwag ka na sumagot. Pangalawa, sinong kausap mo? Diyos. Di ninyo mga kapatid, ha? Maliwanag dito na hindi niya walang pagrespeto sa Diyos. Kaya nga maliit na bagay para sa kanya kapatid na patayin yung sarili niyang kapatid kung ang Diyos niya, kinakaya niya. But then, sundan natin. Sabi ng Biblia, and now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee, for unto thee her strength, a fugitive and a vagabond, shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and vagabond. Tanggap niya in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Tinan niyo pong ginawa ni Cain. Verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord. Ito pong pinakamahirap, mga kapatid, na pwedeng mangyari sa miyembro ng ating pamilya. Amen? Amen? Cain went out from the presence of the Lord. Lumayo siya sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo saan siya pumunta? And dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Na makinig kayo. Ano po ang ibig sabihin itong salitang Nod? Vagrancy or caprice. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng vagrancy? Vagrancy means caprice or freak. Freak. Anong ibig sabihin ng freak? Abnormality. Not natural. Or not normal. Caprice means a sudden change in someone's mood or behavior na tinatawag. Pabago-bago. Vagrancy yung hampas lupa. Palaboy-laboy. Nakikinig tayo? Palaboy-laboy. Kaya yung salitang nod, ang ibig sabihin niyan ay palaboy-laboy. Ayun. Ano po ang ibig sabihin ng fugitive? Fugitive, wandering. Palaboy-laboy din. Di po ba? Transient. Anong ibig sabihin ng nagta-transient? Not lasting long. Hindi nag-staying only a short time. Kaya sa Baguio, marami mga transient doon. Bakit? Mga taong tumitira doon ay hindi tumatagal. Hindi tumatagal. Running away to avoid being captured. Lagi nagtatago. Ha? Palaboy-laboy. Lasting a very short time. Moving from place to place without a fixed home. Wandering. Wandering. Palaboy-laboy. Ano naman yung salitang vagabond? Parehas. Moving from one place to place without a fixed home. That's the word vagabond. Huh? So saan pumunta mga kapatid? Anong piniling lugar na pinuntahan nitong si Cain? Pinuntahan niya yung lugar na lahat ng mga nakatira dito mga kapatid ay palaboy-laboy, walang prinsipyo, walang standard sa buhay, walang sinusunod. Kapatid, palaboy-laboy nga, hampas lupa. Nakikinig tayo mga kapatid? Ang mga taong walang respeto sa Diyos ay walang respeto sa tahanan, sa simbahan, sa lipunan, pasaway, palaboy, bulakbol. Ay, tinan niyo mga kapatid? Tinan niyo po? Ako napansin ko pagka ang full-time nag-quit, wala na yan. Pag hindi kayo tumino, mga kapatid, palaboy-laboy na kayo. Kaya mahalaga talaga matuto tayo ng respeto. Kaya salamang magpasalamat tayo sa simbahan na meron tayong simbahan, kapatid, na nagtuturo sa atin. Laging sinasabi ng ating pastor, kunin natin, matuto tayo ng Word of God, Word of God, Word of God.
Bakit? Pag natuto tayo sa salita ng Diyos, matututunan natin yung ways ng Diyos at ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin ay ang number one na dapat matutunan natin ay respeto, sapagkat darating at darating sa isang panahon na sabi ng Panginoon, iiobliga ito, titignan ito, ititest niya ito, na sabi ng Panginoon, alright, come with me and worship me. Sige nga, kaya nga sa ating worship, diyan makikita kung totoo Diyos ang nire-respeto natin, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, diyan makikita, mga kapatid, kung totoong Diyos ang ating nire-respeto. Kaya tinan niyo, mga kapatid, dapat tayong matuto. Kung hindi, magpalaboy-laboy tayo. Palipat-lipat tayo. Tinan niyo yung mga palipat-lipat din ng simbahan. Pag meron silang inayawan dito, ayoko yung sinasabi na yan, lilipat sa isang simbahan. Pag meron naman inayawan doon, hindi tatagal doon, lilipat na naman sa isang simbahan. Palaboy-laboy. Bakit po kaya may mga pagkakataon sa buhay natin na dapat nating piliin na dapat tayo ay matuto sa tama kaysa pipiliin natin na lalayo tayo at pipiliin natin yung magpalaboy-laboy na lamang tayo? Tinan mo si Cain, anong pinili niya ng lugar? Not. Ha? Bakit? Mas maganda doon kasi walang simbahan doon. Mas maganda doon kasi walang Diyos doon. Mas maganda doon kasi walang pastor doon. Mas maganda doon kasi walang Bible doon. Mas maganda doon kasi walang nagsasaway sa'yo doon. Mas maganda doon walang worship doon. Hampas lupa. Palaboy na buhay. Naunawa niyo, mga kapatid? Kaya magpasalamat tayo, meron tayong simbahan na tinuturo sa atin, mga kapatid, paano tayo magrespeto sa Panginoon. Bakit? Upang magkaroon tayo ng Diyos na matinong buhay, o magkaroon tayo ng Diyos at upang magkaroon tayo ng katinuan sa buhay natin. Pag walang Diyos, kapatid, hindi matinong buhay natin. O kahit anong dami ng pera mo, kahit saan ka nakatira, pag wala kang Diyos, kapatid, palaboy ang utak. Palaboy ang prinsipyo mo, prinsipyo natin. Palaboy ang buhay natin. Wala tayong standard. Wala tayong maka-Diyos na standard sa ating buhay. Kaya tinan nyo, yung iba sa atin ang hirap natin matuto. Alam nyo kung bakit? Kasi sanay tayo sa buhay na palaboy. Sanay tayo sa buhay na bulakbul. O tinan mo sa kayo, salip na pipili, Panginoon, pwede bang patawarin mo ako? Pero ano sabi niya? And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Pinili na yun. Pinili niya na pumunta sa lugar na yun. Bakit? Vagabond. Fugitive. Lugar na mga bulakbol. Amen? Lugar na mga walang Diyos. Lugar na mga walang soul winning doon, walang Bible reading doon, walang standard doon. Sige, bahala ka sa buhay mo. Ito pa, pagka ang taong walang respeto, bulakbol. Pang-apat, in verse 19, pansinin natin, verse 19, sabi ng Biblia, dito muna tayo, verse number 17, and Cain knew his wife, and she conceived. Doon siya nagka-asawa, nagka-pamilya, and bare Enoch. And he builded a city and called the name of the city after the name of his son, Enoch. And unto Enoch was born Irad. And Irad begat Mehujael. And Mehujael begat Methusael. And Methusael begat Lamech. And Lamech took unto him ilang asawa? Two wives. Two wives. A man without respect to God becomes a producer of adulterers. Kay Cain nagsimula ng maraming asawa. Nagiginig kayo, mga kapatid? Sa kanya nagsimula yung maraming asawa. Ha? Siyempre, kaya dalawa ang asawa niya sapagkat nakatira sa isang lugar na walang standard ng Diyos. Amen? Walang standard
Walang Biblia. Walang Diyos. Walang Biblia, walang Diyos. Walang disiplina. Bahala ka, kahit dalawang asawa kunin mo, kahit lima asawa, kahit sampo, bahala ka. Magsimba ka, magbasa ka ng Biblia mo, mag-soul winning ka, mag-disciple ka, magbigay ka, bahala ka. Wala nang standard, lugar ng mga palabo yun eh. Nakuha niyo po mga kapatid? Naging sa kanya ho nagsimula, sabi ng Bible, ayan, and Lamech took unto him two wives. Anak niya ito. Anak niya. Makinig kayo, mga kapatid. Mas marami pang posibleng iba't ibang uring kasalanan laban sa Diyos na pwede pong mangyari po sa bawat isa sa atin kung magpalaboy-laboy po ang ating buhay. Lalayo kayo sa simbahan, sasabihin natin, oh, wala akong pakialam sa simbahan na yan, wala akong pakialam sa preaching na yan, wala akong pakialam sa Bible-Bible na yan, wala akong... Kaya nga mga kapatid, nagkakaganito ang ating bansa, mga kapatid. Bakit ayaw natin ang Diyos? Kaya tinan nyo ngayon, anong ma-powerful sa paligid natin? Mga politician, pera, yan ang powerful sa atin. Pero pagka ang Diyos ang powerful, Biblia ang powerful, salita ng Diyos ang powerful, mga kapatid, maayos ang lipunan natin, matino ang bansa natin, matino ang pamilya natin. Pero sapagkat walang katinuan mula sa ating pamilya hanggang sa lipunan natin, sapagkat mulat tayo sa palaboy na pamumuhay. Alam niyo, nakakalungkot kung sino pa yung matino, siya pa yung pinatay. Kasi siyempre, hindi naman kayang pumatay yung matino. Ha? Kaya mga kapatid, magpakatino tayo. Tayong may mga totoong tinatahak na kabutihan mula sa Diyos. Tayo dapat ang lubos na magpakarami. Huwag na nating samahan yung mga taong palaboy. Marami na po sila, mga kapatid. Kaya intact na lang natin pagtibayin. Kaya napaganda yung tema natin. Growing stronger sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, sa ating church attendance, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ewan ko sa inyo, mga kapatid. Ako kayo, kung ako tatanungin nyo, nag-text na si pastor sa akin, di pa ako naniniwala, ako ba ito? Tinext ni pastor. Pero nasa isip ko, sabi ko, hindi naman kailangan yung preaching ko dito, basta ako, pupunta ako doon, magsisimba ako. Ang nasa isip ko, yung matututunan ko. Alam nyo, napakasarap at walang pagkatalo, mga kapatid, ang tao na maraming salita ng Diyos sa kanyang puso. Maraming salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yung bang normal na sa'yo, na ito na talaga yung buhay, ito talaga, sapagkat ito naman talaga yung totoong buhay. Yung pag wala kang Diyos, wala kang ganitong simbahan, wala kang Biblia, wala kang pastor, wala kang ganito, mga kapatid, saan ang buhay natin? Simple lang, palaboy tayo. Ha? Mga kapatid, bakit tayo tumatagal sa palaboy na buhay? Bakit natin pipiliin yung palaboy na buhay? Ha? Marami pa tayong mapuproduce na hindi kapanipaniwala at nakakatakot na uri at bunga ng kasalanan, kapatid, na nakakasakit sa iba at nakakaprovoke sa Panginoon. Kita niyo si Cain? Sabi niya, sa alip na, magpakumbaba Panginoon, alam ko nagkasala ako. Napatay ko yung kapatid ko. Pero pwede ba patawarin mo ako? Hindi. Went out from the presence of God. Pinili niya sa isang lugar na palaboy. Anong gusto niya? Walang makikialam sa kanya. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Walang makikialam sa inyo para umayos tayo? Kapatid, sa oras na ginusto natin yung isang kalagayan na walang makikialam sa atin upang tayo tumino, kapatid, wala na talaga tayong katinuan. Kaya mas maganda may nakikialam natin sa atin. May nagtatanong sa atin, nagsimba ka ba? Ha? Nasaan ka kaninang umaga? Nasaan kaninang hapon? May bisita ka ba? Nagbigay ka ba? Nag-soul winning ka ba? Nagdala ka ba ng bisita? Nagbigay ka ba ng tithes and offering mo? Mga kapatid, mas masarap yung ganung buhay. Tinan yung Panginoon. Ano sabi niya? Alright, Adan, Abel, at saka Cain, ali kayo. Mag-offer kayo ngayon.
titignan ko nga kung sino talaga kayo. Alam nyo ba, every Sunday, alam ng Diyos kung sino tayo lahat. Pag umawit pa lang tayo sa congregational singing, alam na kung sino ka ang Diyos. Alam ng Panginoon kung sino ka. Sa pag-awit mo pa lamang, kilala ka na ng Panginoon. Pagdaan ng ating ushers, at kung nagbigay ka kay hindi, alam ng Diyos kung sino ka. Sa pakikinig ng preaching, alam ng Diyos kung sino ka. Ha? Pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos kung may totoong pagrespeto tayo sa Panginoon. Saan nagsimula? Nagsimula sa pag-offer. Hanggang sa nainggit siya. Sabi niya, bakit sa akin? Hindi niya nirespeto, tapos yung kapatid ko nirespeto. Simple sagot ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung sumusunod ka, gumagawa ka na mabuti, re-respetuhin ko rin. Eh, salit na inayos, doon pa lang sana, inayos na niya. Pero hindi. Lalong na-trigger yung sama ng loob, naglalakad sila ng kanyang kapatid, pinatay niya yung kanyang kapatid. Tapos pagkatapos niya patayin, mga kapatid, tinanong ng Diyos, nasaan yung kapatid mo? Bakit? Malay ko. Mali pa ang sagot. Ibig sabihin, kapatid, itong si Cain, hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Mga kapatid, ang nakakatakot sa loob ng ating pamilya, kung merong miyembro sa ating pamilya na hindi kilala yung totoong Diyos. Amen? Yan ho'y nakakatakot. Kahit tapos yan sa kulayot, kahit kung nagbibigay ng pera sa'yo, kahit anong meron sa ngayon, pero pagka ang wala sa kanya, Diyos, nakakatakot yan. Kapatid, nakinig po tayo. Tapos na po ako. Nangyari po sa unang pamilya. Posible na pwedeng mangyari sa atin. Kapatid, si Adan, maraming alam tungkol sa Diyos na hindi natin alam. Siguro sa pagtuturo, wala pa ako sa kalingkingan sa pamilya. Meron si Adan. Pero bakit nangyari po ito? Sunod-sunod si Adan, si Abel, tsaka si Cain. Pag may sinabi si Adan, o, huli kayo dito. Andun. Train sila. Silang magkapatid ng iisang tahanan. Iisang naririnig. Iisang Diyos. Iisa. Pero bakit ni-require sila ng Diyos, magkaiba na sila? Di po ba? Nam ngayon. Saliksikin natin na maigi, anong uring miyembrong pamilya meron tayo sa loob ng ating tahanan. Di ba, nung araw, malinit yung mga anak natin? Isang salita lang, o, sama kayo sa visitation, sasama yan. Pero ngayon, wala na. Wala na. Ha? Para kang umihilang kawayan na pabaliktad, pasalungan. Now ngayon, i-check natin yung miyembro ng ating pamilya. Baka merong kamag-anak si Cain sa ating pamilya. Naging killer siya, naging siya ang nagpasimula ng maraming asawa. Samantalang sabi ng Panginoon, isa lang hanggang sa New Testament. Now, ngayong umaga, simple po, nire-require ng Diyos yung salitang pagrespeto sa ating tahanan. Bakit po? Kung hindi, ang ating tahanan makakapag-produce ng mga tao laban sa Diyos. Tumayo po tayo. Pero salamat po sa inyo pong salita ngayong pong umaga. Panginoon, kung nangyari po ito sa unang pamilya na inyo pong tinatag, winasak ng kasalanan, pwede rin po mangyari sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po na meron kaming Diyos, meron kaming simbahan, meron kaming Biblia, meron kaming salita ng Diyos na siyang nagpapaalala sa amin, nagsasaway sa amin, nagdidisiplina sa amin. Huwag po sanang dumating sa punto, Panginoon, na kami po ay ayaw pa disiplina.
katulad po na kay Cain, Panginoon. Tulungan niyo po kami ngayon pong umaga na hindi po kami dumating sa punto na maging palaboy, laboy, Panginoon. Sali, Panginoon, magpapakumbaba kami, susunod kami, at kami po ay magpapaturo, Panginoon, ng pagrespeto. O Diyos, marami pong salamat. Sa pangalan po ni Jesus, amen. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with a message. Just step out of your seats and come forward. Kneel down and talk to God. Let's do it. Kailan Diyos, maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang siyang magdadala po sa amin sa tamang buhay, sa tamang kalagayan, lalong-lalo po sa aming pamilya. Ayaw po namin na lumabas, na kami po'y palaboy, mamuhay na walang Diyos, walang salita ng Diyos, walang tahanan ng Diyos, walang lingkod ng Diyos, at walang kasangkapan ng Diyos. O Diyos, patawarin niyo po at ipagkaloob niyo po sa amin ang liwanag ng kaisipan, Panginoon, na maunawaan po namin, tanggapin po namin ng lubos ito sa aming puso na mayroong kagalakan at wala pong bahid, Panginoon, ng anumang sama ng loob, hinanakit, Panginoon, or bitterness, Panginoon, na nasa aming puso. Tatanggapin po namin ito na mayroong kasiyahan, Panginoon, sapagkat natutunan po namin at narinig po namin ang katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon. Maging ang mga bisita, iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ang ligtas na upang sila po'y sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangit pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you learned something this morning. Amen. Para po sa aming mga bisita,